And hindi na rin mahagip ng utak ko, ng pangunawa ko, yung kung saan humuhugot ng kapal ng mukha itong mga taong ito. Kungari, may pumasok dun sa live at sinabi na, huy, mali ang ginagawa mo, tapos sasabihin wala kang pakialam. Minsan pa, nakita ko yung nag-live, nung sinabi na, huy, data privacy, gumanong-ganong pa siya sa live, nakakapikon. Let me give you guys a very straightforward example of how this is affecting us, other freelancers, sa mga katangahan ng ibang tao. Ito daw, Trex, meron din daw siyang experience. Kilala daw niya yun na siya na daw yung nai-stress habang pinapanood. 2-3 years ago, I saw somebody, nag-post siya, she's flexing that she's earning 5 digits a week as a freelancer. May shot ng screen niya. Pinakita niya yung screen niya. Alam niyo kung anong nandun sa screen? Leads information. Customer information. Chinat ko tong taong to sa Facebook. Talagang din data privacy. Alam mo, sagot niya sa akin, wala kang pakialam. And since then, sabi ko, alam mo, pag ang tao talaga tanga, tanga yan. So, pinabayaan ko na lang. Well. Balon. Guess what? Yung mismong client nung VA na yon, hindi ko siya malimutan kasi sinabi niya ako walang pakialam. Yung mismong client nung VA na yon, nag-message siya akin dito sa TikTok. Ang sabi niya, she worked for my company back then. Sabi ko, thank you for commenting. A lot of people commented on that video. She said that she had permission. I highly doubt it. She was dismissing everyone, including myself. Ang sagot niya, she didn't have the permission and the info she showed at the time was current client information which could have jeopardized our client's privacy agreement. Imagine this. Naghingi ako ng permiso dito sa client na to if I can share yung aming conversation kasi napakalaking kakahiya. Imagine. Nakarating sa kanya yung video na yon. Kasi what happened was, itong video na to, ini-blur ko naman, but pinakita ko kung ano yung mga, pinakita ko doon sa video ko na, huy, girl, this is so wrong. I have called out so many people about this issue. One is even teaching freelancing. And nung kinall out ko siya, ang ginawa niya, nag-video pa siya, pinahiya pa niya ako sa mga video niya, kinall out niya ako na wala daw akong pakialam and all. Guys, let me show you exactly how this is affecting me as a freelancer. Magiging selfish na ako. Hindi ko naiisipin pa yung ibang tao, but para sa akin ah. Kaya kinall out ko yung mga ganito para lang tapikin sila na, huy, mali ang ginawa mo. Halimbawa lang. Diba? And hindi na lang para sa ibang tao eh. Think of it this way. Freelancer ka. Freelancer ako. Pinoy ka. Pinoy ako. I service different clients. You service different clients. Yung katangahan mo will definitely affect my business. And if it's going to affect my business na pinagkukuhaan ko ng pampalamon sa mga anak kong malakas kumain, may pakialam ako. And this is probably not the last time that I'm going to create a video about this because hindi ako magsasawang paalalahanan kayo. But guys, please, data privacy, napaka-importante niyan para sa atin at para sa mga kliyente natin. Ang laki ng epekto niyan. Ang laki ng mawawalang negosyo sa atin kapag ka naglabas at pumutok globally yung balita na yung mga Pilipino walang respeto sa information ng iba. But sana maging wake-up call tong video na to sa iba. I-share nyo na lang do sa mga tanga na hanggang ngayon hindi pa rin aware. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye.